mawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madadaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang nas ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya
ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari. At tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon. Ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusib. Nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako. Walang likat maghapunan. O kay rami nila, ngayong sa aki lumalaban. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Ang taglay kong solirani, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking malalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao
mula sa Judea, sa Jerusalem at sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdudumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang siya. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Matapos matalo at mapatay ni David si Goliath, nagbunyi ang kanilang bayan. Kahapon, narinig natin yung kwento ng pakikipaglaban ni David kay Goliath. Ngayon naman, narinig natin na nagdidiwang ang kanilang bayan. Lahat binabati si David at nagkakantahan at nagsasayawan ang mga kababaihan sa tuwing siya ay dumadaan. Ang sabi nila, libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Dahil dito, ikinasama ng loob ni Haring Saul. Ikinadamdam ng kalooban ni Haring Saul sa halip na naging masaya ito sapagkat ang kanilang bayan ay naligtas mula sa kaaway. Sa halip na naging masaya, ang masakit, pinagplanuhan niya na patayin si David. Pinagplanuhang patayin. Ito ay dahil tinignan ni Haring Saul ang kanyang posisyon bilang isang kompetisyon sa halip na isang misyon. Kung kaya't nabalot ng selos, nabalot ng inggit, at nabalot ng pagkukumpara si Haring Saul sa halip na napanatag at naging masaya ang kanyang puso dahil ligtas ang kanilang bayan. Hindi na nga natuwa, paninira pa sa kanyang kapwa ang kanyang naisip gawin. Mga kapatid, ganito po ang nangyayari kapag ang isang leader, isang hari o isang may posisyon ay nakikipagkumpetensya sa halip na tingnan ang pag-unlad na nangyayari sa isang bayan sa tulong ng ibang tao, ikinagagalit at ikinasasama ito. Dahil nakikipagkumpetisyon sa halip na tinitignan ang posisyon bilang isang misyon. Nagkukumparahan kung ano ang nagawa, nagsisiraan at naglalabanan sa halip na nagsusuportahan at nagtutulungan. Kaya walang tunay na pag-asenso dahil sariling posisyon lang
ang inaalagaan. Sariling imahe lang ang pinagtutuunan. Mas importante ang sariling pag-unlad kaysa sa pag-unlad ng pinaglilingkurang tao at bayan. Kaya naman, dito natin hinahangaan at hahangaan si Jesus dahil sa lahat ng kanyang nagawa at sa dami ng kanyang napagaling, hindi niya ninais, hindi niya ginusto na siya ay makilala at maging tanyag sa lahat. Hiniling pa niya sa mga tao na huwag ihayag ang kanyang kabutihang ginawa. Kahit na pinagsisigawan ng mga tao ang kanyang tunay na katauhan, ipinag-utos pa niya na huwag siyang ihayag sa mga tao. Ganito po ang magandang katangian ng isang leader. Hindi sariling pangalan ang pinauunlad. Hindi nakatingin sa sariling kapakanan, kundi sa kabutihan at ikauunlad ng mamamayan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo, nahihilumin niya ang ating buong pagkatao. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong may sakit, na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Awang di mapinang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Oh, Amen.
gawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa salinim ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol
nananatiling hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hiyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga nasa labas, itaas natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.